wanna play hide and seek with me? Yay! Let's play hide and seek! Okay, I will count 1 to 5, okay? 1, 2, okay, so hello guys! Welcome once again sa ating channel. Ito ang Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review natin yung mga iba't ibang toys na nakikita natin sa market. Okay, so it's been a while guys and magandang ating pagbabalik ngayon dahil ang ating toy na re-reviewin ay nandito sa ating harapan at madami-dami sila. Dahil ito ay isa sa mga toys ng kilalang fast food chain na McDonald's. Dahil ang toy na re-review natin ngayon is from McDonald's Happy Meal, Pick Me Pop Surprise, and Jurassic World Cretaceous. Okay? Technically guys, ito ang February toys ng Happy Meal, ng McDonald's Happy Meal. Okay? Medyo nag-aalangan akong tawagin sila na February toys ng McDonald's Happy Meal dahil nag-start ang release nito middle na ng February, okay? 2021. Okay guys, so ito ang packaging na makukuha natin pag bumili kayo nitong mga Happy Meal toys. So may mga kanya-kanya silang plastic as usual. Pag bumili kayo ng Happy Meal toy, kada isang toy is nandun na sa kanyang packaging. And doon sa packaging niya, sa plastic niya, doon na rin nakalagay yung manual kung paano mo lalaruin yung specific toy na yon. Okay? Okay, so dahil dyan, nakasupot sila, you know the drill, i-unsupot na yan. Okay, so ayan. First of all guys, paumanhin muna kung medyo kakaiba ang review natin ngayon dahil before pa ako mag-review nito ay nalaro na ng mga chikiting ko itong mga McDonald's Happy Meal toys natin. So kung mapapansin ninyo, nadikit na nila yung mga stickers dyan and everything. But with all that, of course, syempre re-reviewin pa rin natin ito para sa inyo. Okay? So mag-start muna tayo dito sa ating set na Pick Me Pop Surprise. So mag-start muna tayo first dito kay Abby the Bunny. Okay? Yung accessories na kasama niya is this one, yung kanyang strawberry tag. Tag yan. Actually guys, ang maganda dito sa tag na to is that soft lang naman itong lock niya. So, no worries na baka maipit yung mga kiddos natin dito sa lock nila. Hindi naman siya masakit. Ayan, oh. So, hindi naman siya ganun din kahigpit. Okay? So, pwede nyo ilagay yan sa dog collar ninyo kung meron kayo alagang pet, cats, turtle, alligator, dinosaur, yun. Pwede nyo gamitin tag to para sa kanila. And, of course, nandito yung kanyang strawberry. And meron siyang parang glittery effect eh. Hindi lang gaano kita sa ating camera. Yan, okay. So, ayan yan. So, may mga glitters din siya doon. Okay. And then, na-slide lang siya. Yan, pag ganyan. Left and right. Okay. And ito na yung lagayan ni Abby the Bunny natin. Abby the Bunny, ito yung mga kasama niyang stickers. Actually, yung stickers niya, meron isang buong set, meron naman iba na magkakahiwalay. Meron isang set ng stickers na marami dun sa set. Hindi ko lang napakita kasi nga naunahan ako ng mga kiddos ko para laruin itong Happy Meal toy natin. Okay? Anyway, so ito yung lagayan niya and sa loob niya nandoon si Abby the Bunny. Actually guys, ang babango nila. Amoy niyo. Ang bango. Bango 'di ba? Isa pa amoy mo. Isa pa amoyin mo. Bango, di ba? Amoy candy. Ako rin. Bango, amoy candy. Bango talaga. Amoy candy talaga sila. So, anyway, ito ang details ni Abby the Bunny. Yan siya. Maganda yung paint apps din niya kasi hindi siya sticker, okay? Hindi tulad nung lumabas nila before na ewan ko kung anong klaseng spider yun. Lalagay mo yung sticker. So, ganun din, ha? Pipeel off tuloy sticker. Pangit siya. Anyway, ito, paint up siya talaga so hindi siya mapipeel off. Okay? And then medyo hard rubber yung tenga ni Abby. And medyo naro-rotate lang natin siya ng ganyan. Okay? Yan ang details niya.
sa gilid, sa likod, yung kanyang tail. Sana may paint din to ng konti. Ano? Yan. Okay, sa baba. Yan. Okay, so yan si Abby the Bunny. Next natin ngayon, pupunta tayo dito kay Skittle the Llama. Ang accessories niya, ganun din, tag din. So, pwede nyo rin ito pala isabit sa bags ninyo or pouch. Yan, okay? Again, hindi naman siya ganun kahigpit. So, hindi siya masasaktan yung mga kids nyo kung sakaling maipit sila dyan sa lock niya. Okay? So, ito naman ang details niya ngayon. Ang ganda nun sa grapes kasi medyo mas kita agad yung mga, ayan o, oh, yung mga glitters niya, yung mga glittery effect niya. Okay? Yan, yun. Yung! Okay, ngayon, punta na tayo dito kay Skittle the Llama. Ayan ulit yung mga stickers niya, wherein nakabit na ng aking mga chikiting. Ayan yung lagayan niya. Pag inopen natin, nandun si Skittle the Llama. Ayan. Okay, cutie ni Skittle. Paint ups din yung mga nandun sa details niya sa loob. Okay, ayan. Likod. Ayan, ganda ng color, ng pagka-teal color ng ears niya. Ilalim. Okay, so ito si Skittle the Llama natin. Move on tayo. Ngayon, dito naman kay Leroy the Monkey. Kunin muna natin yung accessories ni Leroy the Monkey. This one is a bracelet or anklet. Bahala kayo kung saan niyo gusto ilagay. Pero hindi siya detachable itong part na to. Mukha lang, pero hindi siya natatanggal. Okay, so kids, huwag niyong pilitin ha, na alisin niya kasi isang malaking circle lang siya. Yan, yung sa bracelet niya. And, open na natin yung lagayan ni Leroy. Dito yan sa gilid. Pag inopen mo yung ganyan. Yan, so ito si Leroy the Monkey. Yan yung details niya. Wow, ganda nung ano, ganda nung sa paint apps niya. Medyo gradient yung dating. Hindi siya flat, flat lang. Ganda, ganda yan. So, ganda rin yung paint apps niya sa mukha. Meron siyang banana peel sa head. Yan, sa likod, monkey tail. Sana talaga may ano, may mga colors doon para at least ma-distinguish din kaagad ng mga kids. Yan, okay. So, yan si Leroy the Monkey. Punta na tayo dito sa last natin, which is si Fetty the Cat. Okay, tinawag na natin accessories ni Fetty the Cat. Ito yung sa kanya. Ano kaya ito? Parang cherry, ano? Pero bracelet lang din. Ngayon, itong lagayan niya. And as you can see, nadikitan na rin kaagad ng stickers ng mga chikiting ko. So, open natin ngayon yan. And makikita natin dito si Fetty the Cat. Yan. Okay. Yan siya. Yan yung mga paint apps din niya. Ganda rin ang paint apps niya. Polka. And then sa likod, yan yung tail niya. Yan. So, yan si Fetty. Na kumakanta ng Jigglypuff, Jigglypuff. Ay, hindi. Ibang character pala, iba-iba. Okay. Yan, balik na natin dyan si Fetty. Okay, so yan ang set natin ng Pick Me Pop Surprise. Okay, apat sila ngayon dyan. Okay, ngayon, punta naman tayo ngayon sa inaabangan ng lahat, which is yung ating Jurassic World Camp Cretaceous. Ang maganda sa Jurassic World kasi, naka-egg talaga sila. So, hindi mo makikita kung sinila man sa loob. Check mo na natin. Ang unang egg natin. Yan. Maganda yung texture ng egg. And then, may mga parang ano pa siya dun, no? Ice cream Oreo. And then, may pagka-ano, glossy naman yung pinaka-logo dun nung T-Rex bow natin. So, ma-identify mo kaagad yung logo ng Jurassic World dyan. Okay. So, pag in-open natin, ang first dinosaur natin, si Bumpy the Ankylosaurus. Okay? Bumpy the Ankylosaurus. Oops, check natin yung egg. Wala nang laman sa loob. Yun lang. Si Bumpy the Ankylosaurus. Yan. Tingnan natin details niya sa harap, sa side, sa likod. Yan. Ang cute ni Bumpy. And then, sa ibabaw. Ang ganda yung details, oh. Maganda yung details ng mga spike-spike niya. And ang gimmick naman ni Bumpy is that pag clinic mo to, yan, o, oh, diba? Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Yan, pwede siyang dancing. So, gumagalaw-galaw yung tail niya dyan and yung kanyang head. Yan. Tugs-tugs-tugs-tugs-tugs-tugs-tugs-tugs. Ganon si Bumpy, ang cute-cute ni Bumpy. Okay. Next egg natin. Ganun din siya, yung texture niya. Open natin and makukuha. Uy, baliktad.
baliktad si T-Rex. Yan. Everyone's favorite, si T-Rex. Tingnan natin ang detail si T-Rex sa front. Yan. Sa side. Okay. Sa back. Ganda. Maganda yung details o nung pagka-skin niya. Maganda yung details ha, ng skin ha. Yan. Okay. Oh, meron pa mga ganun-ganun, no? Para may mga sugat-sugat siya doon. Okay. Oh, meron siyang mga scar doon. Yan, no? Meron siyang mga scar. Okay, and ang gimmick naman ni Tyrannosaurus Rex is that pag minove nyo tong tail niya, whoop! If you push it down yung tail niya, ganyan ang gimmick niya. Whoop! Ah, ayan. Chomp, 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 chomp. Okay, nice. Galing yan si T-Rex, okay? And then, punta na tayo sa third egg natin. Yan. Ganda rin. Ayun, no? Parang may mga sprinkle kasi ng brown. Ito naman, parang black. This one, wala eh. Okay, so check natin. Laman ng loob. We have Triceratops! Wow, cutie Triceratops. Tingnan natin ang details niya sa harap. Yan. Sa gilid. Side. Sa likod. Okay. Yan. Tap, maganda kasi ang pagkakagawa nila nung parang details. Ayun, no? Parang may mga bone structures pa, di ba? Makikita mo. Tsaka yung texture ng skin. Sabi ko nga sa inyo, mas maliliit na details na ina-add nila sa toys, mas napapaganda yung toy. Okay? So, yan. And then, right now, ang gimmick naman ni Triceratops, if you push down din yung tail niya, yun! Sup, yo! Sup! Yan ang kanyang gimmick. Okay? Next natin, ang last egg natin. Egg. Ang maganda pala guys, dito sa mga eggs na to, hindi sila magkakapareho ng colors. Mukha lang sila magkaka-shade, pero magkakaiba. Ayan o, magkakaiba, di ba? Different shade sila ng color. So, maganda rin i-display even yung mga eggs. Okay? So, yun. So, check na natin itong ating last egg. Open natin. And we have our Indominus Rex! Wow! Ganda rin! Tignan natin details. Sa front, itsura niya sa harap yan. Sa side, ang ganda ng eyes. So, red yung mata ni ano, yun, Indominus Rex eh. Sa gilid yan. Gundo ng texture. Oh, ganda ng texture. Pati mga small little spikes. Nilagyan talaga nila ng details. Oh. Small little spikes yan. And then, ito, yung gilid niya. Sa ilalim. Yan, sa ibabaw. Indominus Rex. Okay, ang gimmick naman ni Mr. Indominus Rex is that, mapapansin nyo dito, meron siyang wheel. So, pag, yan, if you move him, yun. So, pag in-slide natin si Indominus Rex, mag-move din yung kanyang jaw. Chomp, chomp, chomp! Ganyan. Chomp, chomp, chomp! Yan, okay? Yan! Okay, guys! So, ayan naman ang apat na set natin ng Jurassic World Camp Cretaceous. Okay? So, apat na set din ang nirelease dito sa ating region. So, ayan na, guys, lahat ang available na toys this time sa McDonald's Happy Meal. And, of course, syempre, titingnan naman natin ngayon ang kanilang mga size. Nandyan na ang ating mahiwagang Metro. So, check natin ang size nila. Kunin natin pinamatangka dito sa Pick Me Pop Surprise, which is si Abby the Bunny. Si Abby the Bunny is around almost 3 inches. Mga ganon. 2.8 simula sa floor hanggang sa pinaka-tip ng ears niya. Almost 3 inches siya. And then, dito naman sa mga dinos, check natin si T-Rex since siya ang pinakamatangkad sa lahat. Ang height niya is around saktong 3 inches. Hey, okay? So, saktong 3 inches. So, walang lumagpas sa 3 inches sa mga heights nila, okay? And of course, dahil dyan, hindi naman tayo papayag na hindi natin makompare yung sizes nila sa iba pa nating Happy Meal toy. Tulad ng Bumblebee Transformer toy. And also, i-compare na rin natin siya dito sa tabi ni Jigglypuff. Ay, hindi pala si Jigglypuff yan. Sa tabi ni Leroy the Monkey, Happy Meal Pokemon Toy. Yan, si Psyduck. Soy, soy. And of course, i-compare na rin natin sila sa classic na Minion Happy Meal Toys. Yan. Actually, medyo maliliit sila, no? I-compare sa mga dati na na-release na Happy Meal Toy, okay?
So, ganyan na itsura nila. Yun! Okay guys, so if you are planning to buy each itong mga toys na to, ang price range niya is naghahalagang mga around 90 pesos to 120 pesos. Pero syempre, depende yun kung anong food ang kasama ninyo. Ayan guys, so there you have it. Ito na ang ating McDonald's Happy Meal toys for the month of February, ang Pick Me Pops Surprise, and ang ating Jurassic World Camp Cretaceous set. Okay, so para sa'yo, is it a go or a no? For me, if you are a real collector ng mga fast food chains, ng mga toys nila, especially pagdating sa Happy Meal, this is a good addition na. Especially ito talagang Camp Cretaceous kasi ang ganda i-display. Yan, itong mga little dino na to, together with their eggs din. Diba? Ang ganda ng eggs, oh. Kahit yung egg lang ang i-display mo, maganda rin dating. Ito yung mas angat ngayon, yung set ng Jurassic World. So, if you are planning to buy this, guys, unahin nyo kumpletuhin itong Jurassic World na to kasi para hindi kayo maubusan, okay? Pero kung hindi nyo naman trip yung mga dinos, medyo girly talaga ang type ninyo, well, go ahead and unahin nyo naman itong Pick Me Pop Surprise na set naman. Which is, maganda rin naman eh. Super cute yung mga Pick Me Pops na figures nila ngayon. Okay? Okay guys, so if you have any comments, questions, suggestions, or violent reactions regarding dito sa set ng toys na na-review natin ngayon, please comment it down below na lang din. Once again, thank you so much guys for watching this video talaga. Bango-bango talaga. Bango talaga. Amin mo. Bango. Thank you so much guys for watching this video. Once again, it's me, Pinoy Toy Review, signing out.